Hey guys, this is Dr. Mike D. Guys, my question tayo here from Rex Cuties, and he says, how about post-inflammatory hyperpigmentation, Doc? Actually, last night guys, somebody messaged me and nagtanong siya bakit daw nangingitim yung acne niya. And then, he proceeded to send his photos of his skincare and then the ingredients also. So basically guys, yung nangyari, parang sinisisi niya yung skincare niya kung bakit nangingitim yung kanyang acne. Pero sinabi ko sa kanya na ang Filipinos and other races with darker skin phototypes, mataas talaga ang chance to develop post-inflammatory hyperpigmentation pagkatapos nagkaroon ng injury or inflammation. Pero guys, ito lang yung weird sa Filipinos guys ha. May mga pasyente ako nakikita na sobrang puti nila. Filipinos guys ha, na sobrang puti nila. Pero grabe sila mag-cause or grabe sila magkaroon ng post-inflammatory hyperpigmentation. And meron naman din akong iilan na nakikita na Filipinos na medyo darker pa sa kayumanggi. Mas darker pa sa kayumanggi yung skin nila. And hindi sila talaga nagkakaroon ng dark marks o post-inflammatory hyperpigmentation. Siguro kasi guys, yung mga Filipinos, halo-halo na yung race dito sa atin. Kaya yung skin natin is very unique. It doesn't behave in such a way that's the same like the skin of other races. So yun, sinabi ko na kung mas matagal ang pag-clearing or mas matagal ang pag-establish ng cure ng acne mo, mas tumataas ang chance of developing dark marks. And usually, pag kinukutkot yung acne, mas mataas ang chances to develop dark marks compared to people who don't kutkot their acne. Yung condition na tawag dito ay ang acne exfoliate. And even though guys, meron kayong sunscreen, sinasabi ko sa patients na avoid as much as possible exposure to heat and sun because the sunscreen is not able to 100% protect you from the damage from UV exposure. And usually Filipinos who have acne, na parati silang nasa initan or nasa arawan, mas mataas ang chance nila to develop dark marks than compared to Filipinos who avoid the sun or heat exposure. And sadly guys, wearing masks, the friction from the mask can actually trigger more inflammation and that can lead to more post-inflammatory hyperpigmentation. So it's important to use a light moisturizer and I usually tell my patients to use the Aces face mask. And usually guys, my favorites na binibigay ko sa mga patients ko for dark marks are these serums. If sobrang sensitive ng skin ninyo guys, kailangan mag-ingat kayo sa mga skin lightening agents na ginagamit ninyo. The safest I find would be mulberry extract, licorice, soy, and niacinamide. Pero careful lang guys with niacinamide kasi even though mild lang siya, meron pa rin subset, small subset ng mga people na allergic sa niacinamide. You can patch test it before using it on your whole face. I have a video about patch testing. Please search it in the album. For more acne tips, follow me and Basta Acne DMD.